And hello, what is up mga monsters? Remember, ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the McFarlane Toys Carap Packs, mga monsters. So first, we are going to disassemble the figure. Madali lang naman siya i-disassemble. Ayan, naka-ball joint lang naman tong kanyang parang shoulder armor. Patanggalin lang natin. Yung head, if you can use yung heater, mas maganda kasi mas maglo-loosen up yung mga joints niya. Pero tigas ah. Ayan. Uy, sorry. Teka, tatanggalin ko lang yung ulo. Ayan, medyo mahirap lang tanggalin yung kanyang head armor. Ginamit ako ng blower. Yung arms, pwede natin tanggalin. Okay. Higitin lang natin. Okay, so ito lang yung parts din breakdown ko na. Actually, hindi na natin kailangan i-breakdown to kasi black din naman tong part na to. So, hindi na natin yan gagalawin. Kailangan lang natin ispray yung tonight para nagko-cure na yung paint dito sa plastic. Okay, para kapit na kapit siya. Ngayon, ang primer na gagamitin natin ay Bosni No. 4 Flat Black. Okay. Nga pala, gamit tayo ng blue tack para i-mask natin yung mga pegs. Ay, yung mga pegs or mga joints dito. Para pag binalik natin yung mga pieces, hindi sisikip yung mga pegs. So same pa rin yung integrity ng mga joints natin. Hindi siya sisikip, hindi rin siya luluwag. Tapos gagamit din tayo nito, mga alligator clips, para pwede nating i-handle yung mga pieces para pag nag-spray tayo, hindi ma-spray yung kamay natin. Ayan. Okay? So yun lang. Thank you. And yun, thank you very much. Tapos na agad. Pabalikan ko kayo kapag na-spray na natin to. Ang gagawin nating coats ay dalawang beses, dalawang thin coats ang gagawin natin. Okay? Yung first coat, iwanan natin siya overnight para kumapit yung plastic. Ay, yung paint dun sa plastic. Okay? Okay, after ng two thin coats, ganito na yung itsura niya. So, meron na siyang adhesive layer na flat black na pag nagpahid tayo ng mga pintura dito, kakapit na to dito sa plastic niya. So, ang gagamitin natin next na paint ay Vallejo Metal Color Steel 77.712. Okay, dry brush na tayo. Ayan, kulang tayo dito ng paint sa palette. Tapos, let's take the paint out dito sa any porous material. Sa akin, paper yung ginagamit ko. Ayan, niload ko yung brush. Kung ito 100%, 85% yung tatanggalin natin. Okay? So, ang concept lang ng dry brushing is applying paint through a relatively dry brush. Kung wala na halos na moisture para pag pinahid natin dito sa piece ng armor, lahat ng pieces na nakaangat, yun yung matatamaan ng pintura. Lahat ng recessed areas or yung mga nakalubog, hindi tatamaan. Okay? So, try natin dito sa harap, sa chest. Okay, pwedeng yung movement natin up or down, left and right. Ayan. In this case, up and down muna. Ayan. Mas pagiging ang benefits ng ng dry brushing, hindi naman very steep yung learning curve niya compared dun sa ibang painting techniques. Ayan. Tapos lalabas pa yung texture ng surface, mas magiging realistic kasi mas lalabas yung pagiging metallic niya ng armor, so parang merong level of weathering. So yun pa, nag-add pa ng layer of weathering. So kaya gustong gusto ko yung proseso na to sa pagko-custom. Ayan. Ayan. Wala pang 1 minute, lumabas na yung halos tapos na tayo, dito na sa likod. Ayan. Lumabas na yung texture na, saka yung sculpt na emphasize din yung mga kanto, yung mga edges, yung mga areas na nakaangat. Ayan, karoon ng highlights. We are done with the dry brushing phase. And next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng Hero Paints High Pigmented Water-Based Acrylic Ultra White Stronger Coverage. Maglalagay tayo ng dry brush na paint dito para sa skull. So here, sa chest, tapos dito rin sa kanyang waist, sa ab section, tsaka dito sa head armor. Kaya apply na tayo dito sa chest. Ayan.
para mamaya pwede tayo mag line art ng black para din sa skull. Okay, tapos dito naman sa kamay niya, gagawa tayo ng skeleton pattern. And so from the ang gamit kong brush, yung Wei Zhuang brush, yung super fine na brush. Mag-start tayo dito sa knuckle area. Tapos yung line from the knuckle area papunta dito sa kanyang hands. Ay, ang tigas na pala nito. Mali yung brush na nagamit ko. Ito. Mas maayos to. Yan. Ang gagawin natin yan sa apat na points or apat na knuckles. Ay, actually lima, pati dito sa thumb. Okay, tapos na tayo dito sa ating white na ultra white na coverage, na stronger coverage pala yung ginamit natin. So ito na siya. Tatlong coats pa yung ginamit ko rito para mas maging opaque. Tapos din dry brush natin dito sa gilid para medyo mas may level of weathering din dito sa gilid. Same lang, dalawa yung natapos natin. Actually, tapos hanggang dito sa kanyang stomach section. And then we also have the head. Ayan, ito yung head niya. So next na step na gagawin natin, gamit tayo ng PH179 Black Armored Komodo Water-Based Primer. Gagawin na natin yung kanyang eyes. So, mag-start tayo dito sa middle. Sketch lang. Tapos, hindi naman to super, hindi naman kailangan super precise. Yan. Susundan lang natin yung silhouette, ng shape ng armor niya. Okay. Tapos dito, pababa. Then, pa-diagonal na. Para ma-form natin yung mata. Tapos dito medyo mas straight. And something like that. And gagawin natin yan dito sa kabilang side. Okay, now we are applying a base coat dun sa mata. Okay, nag-apply na rin ako ng dry brush over white para hindi masyadong harsh yung white na paint. Okay, next step, gamit tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color, Airbrush Color, Oro 77.725 Gold para naman sa mga gold parts. Medyo na tayo dito, detailing part na. Yan. So, hahanap lang tayo ng mga sections na pwede natin siyang pinturahan na gold para lang ma-break yung monotony ng steel color. So, magbibigay ito ng warmth dito sa ating colorway sa armor. Next step, gamit tayo ng Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata. Ayan, extra detailing lang dito sa kanyang paa. Okay, base coat yung gagawin natin. We are almost done with the detailing. Ngayon, maglalagay naman tayo ng mga light effects. And so, kailangan natin ito. Hero water-based acrylic cobalt blue, light turquoise from Armored Komodo, and white from Hero Paints. Yan yung tatlong kulay na gagamitin natin para mapailaw natin yung mga slots na gusto natin mapailaw. So, pili lang tayo. So, gusto ko to. Tapos, ito yung sa knee. Yan. Samplean muna natin. Tapos, ito rin. Yan. Yan dito. Dry brush muna natin to. Itong mga slots na gusto natin pailawin. Okay? Yan. Okay lang mag-extend. Okay lang. Walang problema yan. Para
Yan yung ano, ma-simulate yung buga ng ilaw. Yan, yun pala, hindi na nakikita. After ng cobalt blue, ito naman gagamitin natin PH149 light turquoise from Armored Komodo, water-based acrylic. Okay, dry brush lang din yung proseso na gagamitin natin, pero hindi natin papatungan yung blue na nasa labas. So dun lang tayo sa medyo mas inner. Kasi ang gagawin natin dyan, mag-highlight, mag-apply pa tayo ng highlights na white, yung pinaka-light na kulay. So kung dito mas yung application mas spread out yung blue na inapply natin. Ngayon mas precise na onte. Hindi natin yan, hindi natin, pero dry brush pa rin. Hindi natin i-overlap entirely yung blue para magkaroon ng gradient. Tapos yung pinaka-last niyan, mamaya yung white and turquoise na. You can use your fingers para mag-feather pa rin yung effect. Ayan. Okay, tapos mamaya kung nakukulangan kayo dun sa brightness nung turquoise, pwede kayo mag-double coat. Next na step na gagawin natin, gagamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Ultra White Stronger Coverage para dun sa mga highlights, sa mga ilaw. Ito na yung pinaka white dapat na paint na gagamitin natin para mukha siyang nag-i-illuminate talaga. Yan, meron din akong backup brush dito. Ito pang feather lang sa gilid. Okay, so ito na yung ating status. Nagawa na natin yung cobalt blue, tapos yung turquoise. Dito naman tayo sa ultra white. Yung sa ultra white, pwede natin daanan yung pinakagitnang part. Huwag natin dadaanan yung huwag natin overlap yung ginawa nating shade dati. Yung shade ng turquoise tsaka yung cobalt blue. Kasi yun yung magbibigay ng illusion na merong illumination. So, we have the highlights, yung white, tapos meron kang parang outer glow. Yung outer glow niya, turquoise, tapos yung outer glow naman ng turquoise, cobalt blue. Kaya merong illusion na parang umiilaw. Parang ganito. Kaya ginawa ko na yun sa arms. Ayan. Tsaka ito dito sa legs. Ayan. Kaya medyo zoom out. Ayan. Dito rin sa likod. Ayan. Yung coverage niya hindi pa masyadong Pag natuyo siya, medyo hindi pa siya opaque. So pwede niyong patungan pa ng mga ilang coats para ultra white talaga siya. Ngayon, kung wala naman kayong feathering brush or extra brush, pwede nyong gamitin yung kamay nyo para i-feather yung pink. Yan. And this is it, mga mom, sir, ma'am. Na-assemble na natin yung ating Carapax. Bago natin i-assemble yung mga pieces, gumamit tayo ng Bosti number 191 Flat Clear para sprayan natin ng top coat yung mga parts. So, to prevent yung mga minor na mga scratches. Pero, mga ma'am, sir, ma'am, be very careful sa pag-articulate ng mga ganitong klaseng action figures kasi hindi siya 100% scratch-proof. So, there are parts sa joints na merong constant friction. Meaning, yung mga parts na yan, nagdidikit talaga and constantly, kapag ni-rotate or in-articulate, magdidikit yung mga parts or magkakaroon ng friction between plastics. So, yung top coat, ang ginagawa niya, pine-prevent lang niya yung around, hindi siya 100%, siguro mga 80% of the time, hindi siya magkakaroon ng scratch. Pero, if you articulate every now and then, may chance pa rin. So, it lessens lang yung probability na magkaroon ng mga paint scratch or paint rubs, yon. So ito na yung tapos natin. Ito na yung Carapax natin. So recap lang natin ang ginawa natin dito. Inispray natin ng dalawang coats ng flat black na primer. Tapos nag-dry brush tayo ng steel and then silver pala. And then
We have paints for from Hero and Armored Komodo. Gumamit tayo ng white para dito sa skull. Tapos na we have cobalt blue, turquoise and white para dun sa mga light effects. So you can see here dito sa helmet niya. Actually ito binago ko yung helmet niya kasi yung light dun sa helmet kasi dati ano yan eh. Black lang siya. So para mas nag-i-illuminate din yung mata, gumamit din ako ng glowing effect natin. And katulad dito sa kanyang backpack, sa thrusters, dito rin sa kanyang shoulder pads or shoulder armors. Yan, dami niyang lights actually. So 1 2 3 4, daming parts na in-illuminate natin. Yan, pati dito sa likod meron din. Pati under dito sa kanyang shoulder armor meron din. Yan sa likod. Yan, also we have gold parts din para magkaroon ng color separation para lang hindi siya super hindi siya super steel or hindi siya super neutral colors. Yan, meron din tayong konting warmth, yung gold yung ano, yung gold yung mga accents natin. Yan. So same pa rin yung articulation, wala namang nabago, pero yun sa sinabi ko kanina, be very careful when handling these kinds of customs. Yan. So since ano siya, Punisher X Carapax, ang ginawa ko, naglagay ako ng mga weapons. Gumamit ako ng blue tack para i-equip yung mga weapons dito. So yun, bahala na kayo mag-customize kung anong mga weapons yung i-equip mo nyo kay Carapax. Pero I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 weapons galing dun sa munition pack. Kaya loaded na loaded to si, ano, si Carapax, ready na for battle. Yan. Yan. Gusto ko lang din i-experiment dito kung paano ko mapapailaw yung mga parts na gusto ko mapailaw. So yun yung ano dito, yun yung experiment natin. Yan. So this will be for sale around $280 yung regular price. Pero for today, magpo-post ako sa Facebook ko, $200. Yan, for today only, $200 ship papunta any residence sa any place or any state around the US. Pwede tayong mag-ship niyan, $200 kasama na yung shipping. Dito naman pag local, ganun din, $200. Mas less lang siguro na onte kasi local naman. So free shipping 'yon, both. Yan, $200 'yan. Popost ko 'yan sa ano ko sa Facebook 'yan. Unahan na lang kayo kasi ano 'to eh. Dalawang piraso lang 'to. Okay? Itong Carapax pala na 'to nakuha ko sa GMP. Yan, Global Merch Park. Gusto ko lang kaya wala na siyang box. Bad box kasi yung nakukuha natin from GMP. Pero i-ano natin to, i-secure natin yung packaging ito pag i-ship na sa inyo. Okay? So yun lang mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!